Doon sa taong sinasabi sa iyo na mahal ka niya, pero di naman niya pinapakita. O doon sa taong hindi naman sinasabi na mahal ka, pero pinapakita naman. So yun yung konteksto para sa akin ng gospel. Kanino ka mas maniniwala? Sa taong nagsasabi sa iyo na mahal ka niya, pero di niya pinapakita? O doon sa nagsasabing, ay hindi sinasabing mahal ka, pero pinapakita naman. So gusto ko muna i-share yung context nung readings natin this Sunday, which is yung about the parable of the two sons. So kailan nangyari yung parable na yan? So nangyari siya right after the successful entry in Jerusalem. The day after the successful entry in Jerusalem. Umagang-umaga pa lang, talagang sinusubok na si Lord. And ako kanina, pina-experience sa akin ni Lord yung gospel kanina kasi kinising ako ng nanay ko ng alas 5 para magtawag ng taxi nila. Talagang mainit yung ulo ko kasi hindi naman talaga ako morning person. Nagigising talaga ako 7 a.m. Ginising nila ako ng 5 a.m. para tumawag ng taxi. So, talagang mainit yung ulo ko. Just thinking about how Jesus was how Jesus was feeling that morning. Kasi nung pagbalik niya from Bethsaida, papuntang templo ng Jerusalem, nagutom siya eh. Tapos nakakita siya ng puno ng igos. Kaso yung puno ng igos, walang fruit. So sinumpa niya yung puno ng igos. So early in the morning, mainit na yung ulo ni Jesus, wala siyang breakfast. Tapos pagpasok niya ng temple, unang ginawa sa kanya ng mga Pariseo is kinwestiyon siya. Sabi, ano bang karapatan mo? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para gawin yung mga yan? Sabi naman ni Jesus, sabihin niyo muna sa akin sino nagbigay sa inyo ng karapatan. Sasabihin ko rin sa inyo sino nagbigay sa akin ng karapatan. Wala naman sila nasabi. Then right after noon, binigay na ni Jesus yung parable of the two sons. So going back dun sa tanong ko, kung sino ba mas papaniwalaan ninyo? Yung nagsabi ba ng mahal kayo, pero hindi pinaramdam? O yung sa hindi naman nagsabing mahal kayo, pero pinapakita? So para sa akin, that's what the gospel looks like. May isang ama, di ba, na nag-utos sa kanyang panganay na magtrabaho sa kanyang ubasan. Yung panganay, humindi siya, pero kinalaunan ay sumunod naman siya sa pinag-uutos. Samantalang yung sumunod na anak, umuo siya, pero hindi sumunod. Yung tawag sa taong umuoo, pero hindi naman ginagawa yung kanyang sinasabi ay sinungaling. Umuo, pero hindi ginawa. So, ibig sabihin, isa siyang sinungaling. Pero ano yung tawag naman sa taong humindi, pero ginawa naman yung pinag-uutos sa kanya? May tawag doon. Nagbagong loob. So, nagbagong loob siya. So, the question for today is, alin ka doon sa dalawa? Ikaw ba yung nagbagong loob? Or ikaw yung sinungaling? So, for some of you na baka nakikita yung sarili ninyo doon sa older na anak, baka nakikita niyo yung sarili niyo as someone na nagbagong loob. Ako yung one of the story that I always love hearing, especially dito sa atin, or yung mga testimonies or sharings, that I always love to hear is yung changing of hearts. And sobrang usual niya dito sa atin. Like for example, hindi dapat ako pupunta ngayon, pero nagbago yung isip ko. Change of hearts, diba? Or hindi naman talaga ako dapat sasama ng retreat, mag-chat na ako kay Kuya Jello, magka-cancel na ako. Pero, nagbago ang aking loob. So, there was a change of heart. Now, my question is, what is your metanoia? So, ano yung metanoia? Metanoia is, ano yung conversion story mo? Ano yung kwento mo ng pagbabagong loob? So, allow me to share my story of pagbabagong loob. Ang pinaka-reason ng aking pagbabagong loob, if
I may pick one reason, is kayo. Aww. That's it also. Kayo talaga. Kasi alam ko sa aking sarili talaga, hindi ko naman talaga calling yung magkaanak eh. Talagang ayoko makakita lang, baka maisip ko lang yung idea na ako yung may sariling anak. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko sa sarili ko, okay na ako sa pag-aalaga ng mga bata sa apostoli. Kasi kapag nagsawa na ako sa kanila, o kapag hindi na ako natutuwa sa kanila, o kapag sakit na sila sa ulo, pwede ko sila, pwede ko nakaman kayong isole sa mga pinanggalingan ninyo. Diba? So, walang bearing eh, diba? But the more you share your stories with me, the more I realize that some parents oftentimes fail in their role of becoming a parent. Diba? Minsan, yung mga parents natin, they fail of becoming a parent. And the way I understood in my prayer, every time na may lumalapit sa akin na naglalabas ng sama ng loob, minsan nga nagdadasal ka biglang sasabi sa'yo, Kuya Gabs, pwede ka bang kausap? Sige. Diba? So, pero of course, I always pray for it, yung mga pinagdadaanan ninyo, diba? Doon ko naiintindihan sa Diyos yung tawag na that's where you come in, Kuya Gabs. That's where you come in, Kuya Gabs. And understanding the great trust and the responsibility of taking up the role of becoming a spiritual parent is what made me choose to have the radical change. So yun talaga, the great trust behind my ministry is what made me choose to have the radical change. And ano yung radical change na yun? Of totally taking my faith seriously. Yung seryosohin yung faith ko. Kasi nung bibigay ko sa inyo, wala mang pera, anong maasahan niya sa akin, diba? Faith lang talaga. Diba? So that's what I understood really, is that totally taking my faith seriously by totally forgetting myself so I could also give Jesus totally. Diba? Totus tuus, sabi nga. I am totally yours. Diba? Noong naintindihan ko na sa Diyos yung tawag sa malaking pangangailangan na iyon, doon ko sinimulang piliin yung pagbabago. So it wasn't an easy conversion for me. Kung sa tingin ninyo sobrang dali ng conversion, well, in any stories, lagi siyang may sacrifices. Diba? It wasn't an easy conversion for me when I made the radical change. Kasi that's when the difficult battle against my personal tendencies began. Doon na nagsimula yung nag-a-against ka na sa nakasanayan mo, o yung sa dati mong nature. And I even started losing friends because of that radical choice. Yung mga pakiramdam ko ng mga nasa simbahan din naman na makakaintindihan ng essence ng ginagawa ko, hindi rin nila naiintindihan. So you will really lose friends, di ba? But if you are doing it for the sake of God and for the call to serve where there is greater need, ikaw naman yung panalo. Ikaw naman yung mananalo. So sabi ni Father Dave Concepcion sa mga favorite priest, sabi ni Father Dave Concepcion sa kanyang homily, love is defined as to order ourselves for the good of the other. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na nagmamahal, ay yung inaayos yung kanyang sarili para sa ikabubuti. And this is not just about ordering yourself internally, but even in an external manner as well. Fixing yourself from inside and out. Naalala niyo ba yung sinabi ko na the importance of tinding? Diba? The importance of tinning, titing, and tinding. Diba? You just don't need to be someone that they can trust. You should also look as someone that they can trust. Naalala ko yung kwento na to. Masigit ko lang. Nasa circle ako noon. Tapos may isang ating, ganda ng phone niya, iPhone. Tapos sabi,
Kuya, pwede mong magpa-picture sa inyo? Nakapabahay lang ako. Sabi, kuya, pwede mong magpa-picture sa iyo? Hindi sa akin magpa-picture. Magpa-picture sila sa akin. Sabi niyo po. Tapos sabi nung kasama niya, huwag makaitakbo. Sabi ko, huwag. Sabi ko, sabi ko, importante. Importante na kailangan, mukha ka talagang mapagkakatiwalaan. It's not enough that you are trustworthy from the inside. Dapat you should also look as someone that is trustworthy. So, yun nga. The radical choice of fixing yourself from inside and out. Diba? So, you need to be authentic. You need to be convincing from the inside. And you also need to be. Diba? To be authentic and to be. Okay. Now, allow me to ask you a very difficult question. Ano yung inyong mga pagkukunwari? Ano yung mga pretentiousness ninyo? Ano yung mga pinagkukunwari ninyo? Kams, natatawa ka. Anong mga pagkukunwari mo? Sabi nga sa ikalawang pagbasa, di ba? Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyan, bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Kadalasan kasi ang root cause ng ating ng problema sa ating pagsunod sa Diyos is pride. So those who are not humble enough to admit that something is wrong with and in them are the people who are more prone to sin. Especially sin of pretending. Sabi nga ni St. Vincent de Paul, humility is nothing but truth and pride is nothing but sin. So what are your inconsistencies? Ano yung mga pagpapanggap ninyo? Diba, ang tagal na since our disciple commitment, diba? It's been how many days or weeks since we have given our yes, diba? And for those who have attended the retreat sa mga teens, diba, yun yung day na binigay ninyo yung yes ninyo. And magsa-Sunday na ulit, so it has been a week. So ano yung mga inconsistencies ninyo katulad nung pangalawang anak na nagsabi ng yes and then hindi naman ginawa? Yung bang sinasabi mo na, Lord, ititigil ko na, naitigil mo na ba talaga? Yung Lord, hindi na ako mag-ML, natigil ba talaga yon? Lord, hindi na ako magmumura, natigil na ba talaga yon? Lord, hindi ko na papanoorin to, natigil ba talaga yon? So, is there any inconsistencies in your yes? So, nasusunod ba talaga ang tanong? Hindi naman. Diba? Hindi naman talaga. Let's be true. Let's be true to ourselves. Hindi naman talaga. So, ano yung reklamo ng mga Israelita dun sa first reading? Ano yung reklamo nila? Lord, you are unfair. Diba? Lord, you are unfair. Kapal na mukha nila, no? Sila pa nagsabi kay Lord ng Lord, you are unfair. Pero ang sabi ni Lord sa kanila, ako ba talaga yung may mali? Hindi yung ways ko ang may mali, kundi yung ways ninyo. But God reminded us that the fault really is in how and what we are. Pero bakit tayo nahihirapang sumunod at sumunod? Bakit ba tayo nahihirapang sumunod at sumunod? Bakit tayo nahihirapang sumunod at sumunod? Why do we find it hard to follow and to obey? Bakit nahihirapan tayong sumunod at sumunod? Maaring nahihirapan tayong sumunod to obey dahil hindi naman talaga natin kinikilala yung authority nung sinusunod natin. Kaya nung sinabi niya, magtrabaho ka sa ubasan or gawin mo to, madali lang magsabi ng yes. Pero, hindi mo naman talaga sinunod. Maybe because, hindi mo talaga kinikilala yung authority na nag-uubos na yun. And when we fail to obey, we fail to follow. When we fail to obey, we fail to follow.
Kapag hindi ka sumusunod, baka hindi ka talaga sumusunod. Kung hindi ka sumusunod, baka hindi ka talaga sumusunod. And what is the truth about us? Ano ba yung katotohanan tungkol sa atin? That we are either of the children doon sa parable. Na we can be the first, yung panganay na humindi, tapos sumunod. And we can also be the latter, di ba? Yung umoo, pero hindi naman talaga ginawa. We can be either of the two. May pagkakataon na nahihirapan tayong ibigay yung ating oo sa Diyos, pero kalaunan, di ba, na may pagbabagong loob sa atin. At may pagkakataon din naman na sige yung yes natin, sige yung oo natin sa Diyos, pero lagi tayong nagkukulang. Pero ano rin naman yung katotohanan? So what is the truth about us and about God? The truth is that God's grace and mercy will always be sufficient. God's grace and mercy will always be sufficient. That you are always in the receiving end of the grace of God, even in the moments that you are hesitant of following and of obeying Him. And you are in the receiving end of the mercy of God, especially in the moments that you fall short in your following to Him. So the grace and the mercy of God is always sufficient. So sapat ang grasya at awa ng Diyos sa mga taong may pagbabagong loob, at lalo na sa mga taong malayo pa rin yung loob sa Kanya. So we are all a product of the divine mercy and grace of God. We are not perfect. We are far from that perfection. We are just forgiven. We are far from being perfect. But we are always, by the grace of God, forgiven. And if you'll ask me, what struck me the most dito sa gospel na to, was the question in the beginning that Jesus has asked. Ano sa tingin ninyo? Ano sa opinion ninyo? So yun yung unang tanong ng Diyos, ni Jesus, di ba? It was a question with an open answer. But it was a question with an open answer. Sabi nga sa unang pagbasa, di ba, matuwid ang tungtunin ng Diyos, ang pamantayan natin ang baluktot. Yung pamantayan natin mga tao kasi is yung pwede na yan. Kung hindi ka man sa umpisa, at least nagbagong loob ka. Para pang mag-utang na loob ba si Lord sa pagbabagong loob mo, di ba? So yun yung pamantayan natin. Pero ano yung pamantayan ng Diyos sa tunay na pagsunod? Ang pamantayan ng Diyos ay yung tao na nagsasabi ng oo at ginagawa yung sinasabi niya. So yun yung pamantayan ng Diyos. And when we give, yung mga Pariseo, dun sa context ng gospel, when they gave Jesus the answer na mas higit yung taong humindi pero ginawa yung inutos, yung nagtrabaho, and then Jesus goes down to our level of understanding at tinanggap niya yung bare minimum natin sa ating following. Di ba nagtanong si Jesus, sino bang mas mahigit? Yung humindi pero balik na bago ng loob? O yung nag-oo pero hindi naman nagtrabaho? And then sabi ng mga Pariseo, yung nauna ho, yung humindi pero nagbagong loob. And sabi ni Jesus, okay, good, nice. Yun yung sabi ni Lord. Just like how, and it reminded me of the moment he goes down to Peter's level of following as well. When he asked him, Peter, do you love me? Diba? Alam naman natin yung story na yun. Yung, Peter, do you agape me? Sabi naman ni Peter, you know, Lord, that I feel you. Nasabi naman na ulit ni Jesus in the last time, Peter, do you feel me? Then sabi ni Peter, yes, Lord, you know, I feel you. So yun yung image for me nung tinatanong ni Jesus na, ano ba sa tingin ninyo? It was an open question. Ano sa tingin ninyo
Sino sa dalawa yung masigit? Because the truth is, those who are truthful in their following will definitely answer, neither Lord. Or wala sa nabanggit Lord. Dahil yung taong tunay na sumusunod ay yung taong binibigay niya yung oo niya and at the same time, ginagawa niya yung inuutos sa kanya. So, the person who really is greater than the other is wala dun sa pinagpilian. Kasi yung tao na yon is someone who really is truthful in their following. It's the person who let his yes, his or her yes, means yes. So yung taong totoong sumusunod sa Diyos ay yung nagsasabi ng kanyang pag-oo at yung pag-oo niya ay sinasamahan niya ng pagsunod. So that's the invitation for you, for each and every one of us today. Is your yes means yes? Does your yes to God really means yes? Or it is a yes in the beginning because I am feeling something pa. Talagang nasa ecstasy pa ako ng victory. So is your yes means yes? So is your yes really means yes? So I would like, in this moment of prayer, I would like you to examine your yes. To examine your yes. Are you really the person na nagsasabi ng yes and then afterwards fall short dun sa pag-yes mo? Or are you the person na madalas tinatamad lang sa umpisa pero in the middle naman ginaganahan? So are you sino ka dun sa dalawa? Ikaw ba yung nagbagong loob? For our first question, endless question, ikaw ba yung nagbagong loob o yung nagsinungaling? We can ponder that question. Then, next na questions are, yan. So, ayun. Siguro pwede natin itanong muna in our first question nga. Ikaw ba yung nagbagong loob? O ikaw yung nagsisinungaling? Then, what struck you the most from the gospel? Then, ano yung message sa'yo ni Jesus today?